Shield Marangoni. Oo nga. Eh, ay, hati-hati eh. Diba? Si Mayor Isko, eh, siyempre, naninilingan, revisahin yan. Mm-hmm. Dahil may binigay siyang 4 na punto, basura. Oh, yung gastos. Gastos. Mm-hmm. Eh, si Dr. Salvana naman, eh, yung science. Oo. Meron naman palang iba pang mga... Iba yung protection na nagagawa daw. Oo. Meron iba pang mga bansa rin palang gumagamit pa rin ito. Hindi lang pala tayo. At ang good news dyan ay i-re-recommendan ni Dr. Salvana. Oo. Wala sa naman, IATF. Wala namang problema, no? Basta maayos ang lahat, di ba? Yes. At tayo eh, patungo sa pag... Ano to? Pagprotekta. Eventually, di ba? Yung mga nanonood, ganyan, hatirin niya. Eh, hati talaga. Inaalala nila ba? Yung protection, hindi lang sa sarili. Yes, kundi sa iba. Ibang tao. Oo. Eh kayo, ano ba? Face shield? Face mask? Eh oh, sabi nga ni Dr. Salvana, sa Amerika nga daw ho ang nirekomenda ng kailang CDC, mm-mm, eh double face mask. Oo. Hindi na nga natin pinatupad dito yung double face mask. Although marami. Meron, may nakikita ako ha. Mm-hmm. Para double protect. Alam mo yung maramdaman ng isang individual na siya'y protektado. Pero iba nagagawa nun eh, di ba? Oo, naiintindihan ko rin yung sinasabi kasi ni Mayor Yorme. Sabi niya, basta wag lang obligahin, di ba? Kung baga nasa tao, kung ito eh, patingin niya eh, okay talaga at makaka-protekta doble sa kanya, why not? Parang ganun. Eh tayo nga, like yung unang-unang suot ko ng face shield eh. Lagi ako na-aksidente sa pag-inom ng kape. Naku, nangyari na rin sa akin. Eh, di ba, minsan, lalo na yung maganda-ganda yung dating. Eh, yung iba nga, may grado, sabi ko. Pero ito eh, nakunta nga ako rito eh. Pag-inom ko ng tubig eh, naging nadadanggi, nabubuhos eh. Totoo yan. Yung iba naman, yung nag-e-ersisyo, eh, hindi raw talaga nila nararanasan. Pinapatanggal naman, di ba? Yung face shield pag nag-e-exercise. Eh, yung iba naman, eh, ganda ng buhok kasi ginagawang headband. O, eto, teka muna, usapang kuryente tayo, mga igan, ha? Alas 8:40 na. Eh, tignan natin, nagtuturoan, di ba, nitong mga nagdaang araw, NGCP, DOE, damay na rin itong ERC. Oo naman. Eh, nasa linya natin, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission, ERC, Attorney Agnes Devanadera. Yan. Ma'am, Agnes, si Igan, tsaka si Connie, welcome sa DCBB Radyo na. TV pa. Good morning, ma'am. Yes. Anong reaksyon ng ERC dito sa turuan na para bang may sabwatan daw, sabotahe, dahil parang sabay-sabay daw nasira yung mga planta, merong pang sinasabi, uy, eh yan eh, ginawa para doon itaas ang singilin sa kuryente. Ma'am, ano pong na-monitor nyo dito sa problema at ang nadadamay dito yung publiko, rotational brownout ang resulta. Ang pasa sa akin. Oo. Well, tama ka, Igan, tama ka, Connie. Ang nadadamay dito ay publiko. Pero sa pananaw ng ERC bilang regulator, ang nakikita namin ngayon ay ito ay mga pangyayaring sabay-sabay. O sa Ingles, wikang Ingles, sabi nga, it's a confluence of events. Mm-hmm. At ano yung ibig sabihin nun? Alam mo, tuwing namang summer, di ba, tuwing dry season, mm-hmm, talaga namang merong ganitong usapin, no? Baka mag-brownout, o rotational, o manual dropping of loads, gano'n, no? So, ganyan talaga. So, that's the first. Ang second, eh, nagkaroon ng decrease o kumonti ang supply dahil dun sa mga outages na tinatawag. Pag hindi pinatakbo ang isang planta, ang tawag doon ay outage. Pero, yung dyan tinatawag na planned outage, nakaplano talaga yan na kailangan ikaw, sabi ng NGCP at saka yung power plant, mag-uusap yan. O ikaw, power plant A, kailangan January ka, ikaw, February, hindi kayo pwedeng sabay-sabay. Lalo na doon sa summer months. Ngayon, ang ginawa ng regulator, which is ERC, yan, may observation kami. At saka ano yan, talaga minomonitor namin closely. At meron kaming rules, mm-hmm, na kailangan magot ang power plants pag sila ay lumampas doon sa aprobadong planned outage na tinatawag. So ngayon, ang ginawa ng ERC from January to April, nakita namin sino na yung lumampas sa planned outage. Mm-hmm. At yung planned outage na yan, yan aprobado yan ng DOE. Okay. So, ang ginawa ng ERC, lumampas ka, ha? Power plant A. O ito, explain mo bakit.
Hindi naman kami para mag-akusa agad. Sayang naman agad. Abogado. Alam mo na natin. So, doon sa 35 na aming pinapagpaliwanag, bakit sila lumampas? 30 na yung sumagot. Ito ang mga kagutan nila. Una, yung kanilang mga consultants at saka technical people na yun ay nanggagaling sa ibang bansa, hindi nakarating o na-delay dahil sa pandemic. Pangalawa, oo nga, inumpisahan nila yung kanilang maintenance para yung sasakyan, nag-change oil din, no? Oo nga, inumpisahan nila sa takdang panahon, na-delay sila dahil ang spare parts ay hindi dumating. Okay. So, dahil din sa pandemic. So, kailangan namang aming tingnan. Pero hindi dahil yan ang iyong rason, libre ka na sa panamagot. Hindi pwede po. Kasi register kami, dapat namin investigate yan. At nandun kami sa sitwasyon na yan. Pero nakita nyo, wala namang pananadya dito o sabotahe. Kasi apat magkakasabay. Ma'am Agnes, oo. 35 yan, ha? 35. Yung sa pagdating ng rason nila, wala akong nakikita. Okay. Sa evaluation ng ebidensya, yan ang wala pa kaming conclusion. Pero ang mga lumalabas na sa ebidensya, at yun naman binibigay nila yung email, talagang investigasyon yan eh. Talaga naman may communication sila at sinasabi ng email, exchanges, eh hindi ang makakapunta dyan dahil pinagbawalan kami ng aming bansa na umalis. O pumunta sa Pilipinas, lalo nang nagka-search tayo, ha? Bakit foreigner? Wala bang local? Sa minatrain ba? Sa ERC ba o sa NOE? So, ang tingin ko, yan din ang pananaw ng regulator, ang aming magiging mungkahi, i-develop natin ang kapasidad ng ating lokal na tao. Para naman, matatalinong Pilipino, no? Kaya lang, wala naman tayong mga training institutes para sa programas puro. So, yan ang aking magiging mungkahi. Ayun. Attorney, kasi... Mag-train ang lupay. Opo, speaking of, di ba, yung mga training yan. Syempre, meron din yung mga tinatawag niyong transmission projects. Baka pwedeng pa-explain sa amin kasi, di ba, meron daw mga naantala na marami-rami. 33 ba, attorney? Oo. Well, okay. Doon naman tayo sa kasunod. Yan nga. Yun ang problema pre-pandemic days, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga ganitong sumusobra sa plant, outlets, yung mga ganyan. Pero, kung sinasabi nila na ang problema ay dahil sa pandemic, hindi naman ito bago, di ba? Kahit nung pre-pandemic. Taon-taon na lang ito yung maintenance na yan eh. Okay. Yung doon sa maintenance ng power plant, sabi ko nga sa inyo, yan ang mga pumasok na mga rason. Pero, tuloy-tuloy ang ERC sa pag-iimbestiga. Hindi basta isinulat sa amin, okay na yon. Hindi naman. Okay. Talagang kailangan imbestiga. Pero, okay. Yan yung power plant. Pero, Ma'am Agnes, attorney, yung bang pagpalya ng mga planta, magre-resulta ba sa pagtaas ng singil ng kuryente? Okay. Law of supply and demand yan. Okay. Diba? So, ang doon sa meron tayong merkado na atin ng para sa mga kuryente, yan yung WESM. So that pagka doon ka pupunta sa merkado pag nagkukulang, so yan, tumataas talaga ang presyo. Talagang makikita mo dyan yung ating napag-aralan. The law of supply and demand. So pagkakunti ang supply at mataas ang demand, which yan ang nangyayari ngayon, talagang may effect yan sa price. Kung makita nyo, yung sadya ito, may pananagutan ba? Abay, talagang meron. Anong mga klaseng nakaabang? Well, kung ERC lang ang pag-uusapan, ang aming mga penalties ay minimum of 100,000 up to million. Alam mo, million. Pero, as regulator, during this time, ang mahalaga sa amin ay hindi basta ma-impose ang penalty, kundi ma-obligo sila na gawin ang kanilang dapat gawin.
Kasi kahit sabi ko ma, yun, oh, kahit na ibigin mo ng patiwalid yan, pag walang supply, at hindi maayos, hindi nila kayang ayusin yung planta, eh ano namang mangyayari sa atin? Ano naman, oo. Ito dapat pag-isipan eh, okay, kung ang problema eh hindi nakakarating ang spare parts, so pagtulungan ng pamahalaan na kahit sa level ng matataas, eh negotiate with the, make representations with the foreign countries. Kasi kung ma-expedite, kasi ang mahalaga dito, maibalik ang supply. Wala pa pong ganyang intervention na ginagawa sa pag-isipan? Parang naririnig ako na yung pati yung sa travel ng mga mga tao from other countries, yung mga consultants, eh ginagawa na ngayon ang paraan, ginagawa naman. Ito. Oo, kaya na lang, meron namang mga consultants na dahil nagka-search tayo ngayon, yung second search natin, ayaw nang pumunta ng Pilipinas. May mga ganyan eh, may mga ganyan factors. Ito talaga, oo. Attorney Agnes, nabanggit sa amin ng chairman ng Senate Committee on Energy, si Senator Sherwin Gatchalian. Marami yung interesado na magtayo ng bagong planta rito, pero mga biktima ng red tape. Pwede ba ang ERC makialam na dyan para... Diba, kung taon-taon, diba? May problema tayo sa lumang planta, eh baka pwede na tayo magtayo ng mga bago at baka mas matagal-tagal pa gamitan nun. Well, siguro, yun naman eh, hindi na role ng ERC. Ang role namin, eh pag nakakita kami ng mga ganyan na pagkakataon o issue, yun, mag-sound off kami, mag-recommend. Yun, balikan ko kasi talagang importante yung mga transmission projects, di ba? Kailangan talaga malaman po natin. Saan ba tayo patutungo sa mga susunod pang taon? Or ganito pa rin ba ang ating kapalaran? Baka pwede natin yan masisiin pa, partner, diba? Oo. Maganda yung gusto yung puntahan kasi nga ang transmission, pag nagtayo pa ng power plant, kailangan naman makakabit sila. Yes. So that's very important. At tinignan nyo na PRC. So meron tayo na order sa NGCP na doon sa mga projects, no? Main projects, 37 yata yun. Hindihingan namin sila ng update ng status at kasi sa records namin, parang merong delay kasi wala silang report ng completion. Okay. So, then, hindihingan namin. Ngayon, anong gagawin ng ERC? Ganyan din, ha? Mag-i-investiga din kami. Hindi pa pag sinabi sa amin, ay na-delay kasi dahil sa pandemic, ay hindi naman kami pwedeng basta ganun. Okay. Kaya nga nag-uuntay kami eh. Oh. Pero hindi lang kami, ang temanong maghuhusga, hanapan ng impensya. Okay. At ang sabi ko, Huling puto na lang, ang dami nagtetext dito, yung Bataan Nuclear Power Plant, masasagot mo ba yun? Nabuksan na raw? Chairperson ng Energy Regulatory Commission, si Atty. Agnes De Venadera. Okay, oras natin, mga ringgoni, magbabalik tayo. 8:52 na! Radyo na! TV pa! Mga kapuso, alam nyo ba na...